Welcome sa aking channel, mga kaguhit. Ako nga pala si MC at ipapakita ko ngayon sa inyo kung paano ako maggawa ng skin tone. Disclaimer lang, hindi ako pro, hindi ako expert at lahat ng mga sasabihin ko rito ay based lang sa experience ko. Thank you. Pagpasensyahan nyo na rin, medyo maingay yung background. Ayun, nagsimula muna ako sa kilay at mata. Pero di ko na masyadong i-elaborate to dahil ang focus natin ngayon ay skin tone. Start na tayo sa skin tone. Ang unang gagawin ay base tone. Ang gamit ko na pencil ay 10B graphite. 2B or any lighter shade na pencil dapat ang gagamitin dito, pero nasanay lang ako na isang pencil lang ang ginagamit. Linear hatching ang ginamit kong technique sa paggawa ng base at kailangan walang maiwan na space at walang dark na linya para malinis ang ating base tone. At blinen ko siya gamit bulak. Nag-add na ako ng bagong layer. Ang gamit ko pa rin na pencil ay 10B. Pwedeng linear hatching, cross hatching, or scribbling ang gamitin yung technique. Depende kung saan kayo komportable. Walang time lapse, ganito ko siyang ginagawa. Dito kinuha ko lang yung average na darkness ng skin tone or yung tinatawag nating mid-tone. Bali, gumawa lang ako ng flat na layer ng mid-tone. At syempre, huwag kalimutan na i-blend. Dito, nag-start na ako mag-shade sa darker areas. Gamit kong technique, linear hatching at scribbling. Pag nag-shading, tumingin lagi sa reference para makita natin kung tama ba yung ginagawa nating shading. Huwag tayo manghula ng shading dahil mahirap na kapag nagkamali, uulit na naman. Shade lang ng shade hanggang makuha yung tamang timpla. Pag nasobrahan, pwedeng i-erase. Pag may kulang, pwedeng punan. Ibi-blend ko naman ngayon gamit cotton buds. Ang part lang na ibi-blend ay yung mga dark areas kung saan tayo nag-shading. Dahil nasama sa pag-blend yung details, pinalinaw ko lang ulit. Nakulangan lang ako sa shading, kaya mag-add ulit ako hanggang maging tama. At sa tingin ko, okay na siya rito, kaya okay na. Next, ganun lang ulit, base tone, linear hatching. Para hindi mag-dark yung pag-render, hawakan sa dulo yung lapis para magaan lang yung hagod sa papel. Huwag din masyado madiin yung pag-smudge para malinis pa rin. Nag-shade lang ako sa part na to para mapag-connect yung dalawang mata. Scribbling yan. Punta na tayo sa noo. Sa gilid ako nag-umpisa mag-shade kasi doon yung dark na part. Kunin lang ulit yung mid-tone, linear hatching naman. Linear hatching or cross hatching kapag malaking area ang isi-shade. Pag maliit lang, scribbling. Na-blend ko na at mag-a-add na tayo ng panibagong layer. Gaya nga ng sinabi ko, kapag maliit lang na area ang isi-shade, scribbling. Para mas may control tayo. Nag-shade ako rito sa pagitan ng kilay at ng noo para hindi sharp in transition nila. Inuunti-unti ko lang yung pag-dark para hindi tayo mabigla at para alam natin kung sobra na ba yung shade natin or kung kulang pa. Kung mapapansin nyo, kanina ko pa iniikot-ikot yung drawing pati reference. Tinitignan ko sa ibang anggulo para mas madaling makita yung difference nila
at para malaman kung ano yung mga kailangan i-adjust. Super effective yun, ewan ko kung bakit, pero try niya rin. Ang ginagawa ko naman dito, ini-erase ko yung mga sobrang shade, tapos yung mga kulang naman, yung mga maliliit na space, mga puting space, finifill ko lang yan, hanggang sa magmukhang malinis. Ngayon, panibagong anggulo, ulitin lang ulit yung process ng paglinis. Tsagaan lang talaga, medyo matagal lang siya gawin, pero worth it naman kapag nakita mo yung resulta. Basta tandaan lang, kapag sa tingin mo hindi pa accurate, ibig sabihin nun hindi pa siya tapos, meron pang i-improve yun. Sa nose naman tayo, nag-shade lang ako ng konti sa dark areas para makuha natin yung pinaka-structure ng ilong. Blend ko rin yun gamit cotton buds. Nag-base tone ulit tayo rito, linear hatching. Kapag base tone, linear hatching ang lagi kong ginagawa. Scribbling naman, gawa tayo ng shadow sa lower part ng nose. Siyempre, ang pinaka-importante ng part, yung highlights. Hinalma ko lang na medyo pointed yung kneaded eraser at dahan-dahan akong nag-erase. Nag-add lang ako ng panibagong layer dito dahil feeling ko kulang pa yung shading. Skin tone naman tayo sa pisngi. Base tone natin, linear hatching pa rin at 10B pa rin ang gamit. Sa pag-build ng skin tone, lagi kong inuunang i-shade yung dark na part. Pero itong sinishade ko, mid-tone pa lang to. Di ko na rin i-shade yung sa may bandang baba ng mata dahil yun na yung pinaka-highlight. Para magkaroon ng contrast, i-darken na natin yung dapat i-dark. Hindi ko muna tatapusin tong part na to dahil didiretso na ako sa lips. I-shade ko lang ng konti para makita ko kung hanggang saan lang yung i-shade ko sa pisngi. Same procedure lang sa pag-shade ng kanang pisngi at ayan yung naging resulta. Pero hindi pa yung tapos. Ang ginagawa ko dito, nililinis ko naman. Finifill ko yung mga kulang at ini-erase ko yung mga sobra. At ayan yung result ng paglinis. I-rewind yun na lang para makita niyo yung pinagkaiba. Limutan kong i-focus yung camera dito kaya blurred. Ang ginawa ko lang dyan, nilinis ko lang yung shading. No time lapse, sinishade ko yung dark area. Ganyan ko siya ginagawa. Dapat din pala palaging matulis yung pencil para fine yung magawa nating shading. Ulitin ko lang, kapag magsha-shading, huwag manguhula. Tumingin lang lagi sa reference at ipagkumpara kung tama ba yung shading na ginagawa natin. Parang every after 2 seconds, natingin ako sa reference para makita ko kung tama ba yung ginagawa ko.
Itong part na to, yung pagitan ng lips tsaka nose, medyo mahirap to gawin eh, para sa akin. Kasi sobrang dami ng shade variations sa part na yan. Scribbling lang ulit. Kailangan din sobrang gaan lang nung pag-render natin ng pencil. Kasi kapag nasobrahan mo ng kahit konting shading lang, very noticeable siya. Mapapansin mo agad na hindi accurate yung pagkagawa rin. Kaya kapag ginagawa ko to, sobrang tagal, as in, render, erase, render, erase, render, erase, paulit-ulit lang hanggang sa makuha ko yung tamang timpla. At drawing ko na rin yung lips. Pero hindi pa final yung gagawin ko dyan. Dinark ko lang ng konti at kinuha ko lang yung pinaka-structure ng lips. Binabrush ko lang yung lower part ng ilong para lalong mag-dark, para mas gumanda lalo ang contrast at para mas maging 3-dimensional. Sa part na to, linis na lang at pwede na. Base tone, smudge, at outline. Linear hatching pa rin ako sa pag-build ng shade kasi mas gusto ko yung resulta kapag ganun. Yung medyo bakat-bakat pa yung strokes kasi feeling ko aesthetic. Ganyan ko ginagawa yung shading. No time lapse yan. Nakahawak ako sa dulo ng lapis para mas magaan lang yung paghagod ng lapis sa papel. Niblend ko lang at nag-start na ako mag-add ng panibagong layer. Again, dahan-dahan lang sa pag-build ng shade para hindi mabigla. Kasi kapag nabigla, parang magiging dark siya, tapos mahirap na siyang linisin kasi i-erase mo yun. Tatansyahin mo pa kung gaano ka light yung i-erase mo. Mas mahirap na gawin yun. Tsaka dapat alam natin kung ano yung physical structure ng dinadrawing natin, para alam natin kung paano natin siya i-shade, kung gaano ka dark, kung gaano ka light yung ganto ganyang part, ganun. Bukod sa pagtingin sa ibang angulo sa drawing, may isa pa akong ginagawa para makita rin yung differences nila. Yun yung pinapa-blurred ko ng konti yung paningin ko para mas pat ko yung mga area na kulang pa ng shade or kung nasobrahan na ng shade. Try nyo rin minsan kung gagana sa inyo. Sa akin kasi gumagana talaga siya. Dito medyo nasobrahan yung pag-shade ko dun sa baba ng lips. Nakalimutan ko na may highlights nga pala dun. Kaya in-erase ko lang gamit ni Red Eraser. Hindi ko rin na-focus yung camera kaya ang labo. So, tinuli ko na yung lips at ganun lang ulit, base, smudge, details. Hindi ko nagagawing detailed yung explanation kung paano ko ginawa yung lips. Gagawan ko na lang ng ibang video. After ko i-shade, nag-add ako ng highlights gamit Kneaded eraser. Pagtapos ko i-shade yung lips, medyo parang naging light yung paligid niya kaya dinark ko lang ulit.
Kulang pa yung shading sa my jawline kaya dinagdagan ko lang. And konting linis-linis. Sa part na to, base sa reference, kailangan light siya kaya in-erase ko lang. Gagamit na ako dito ng brush at ang gagamitin ko ay flat nylon brush. Ibabrush ko lang yung jawline tsaka yung cheekbone para mas lalong mag-dark. Hindi ako gumamit ng powder. Bale, ikakalat lang natin yung nirender natin. Dahan-dahan lang din sa pagbrush para hindi masobrahan. Nirender ko lang ng konti at brinash ko ulit. Nagbrush lang ako na nagbrush hanggang makuha yung tamang timpla. Linis lang at tuloy na natin yung lips. Timelapse na lang to hanggang sa matapos ko yung ngipin, tapos okay na, papakita ko na yung result ng skin tone natin. At ayan na, tapos na ang ating skin tone. Pero hindi pa talaga final yan. Magre-revise pa tayo once matapos natin yung buhok. Kasi mag-iiba pa yung itsura niyan kapag na-drawing na natin yung buhok. Ayun, sana nakatulong ako. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat sa panonood at sa susunod na video natin. Papakita ko naman kung paano ko ginawa yung lips at ngipin. Kaya mag-subscribe na kayo.